Hello mga kapuis, nandito naman tayo mag-align tayo ng gulong front wheel alignment. Align mo natin itong nabila. Kailangan pantay ito. Hindi ito magtagilid. Align ito sa side na tumayag. And then, patayo ng wire. Single wire itong ginagamit. Wala pwede lahat. Pwede ito nylon. Ng mga tali ang gamitin itong pamataas. Kailan natin, idikit ito sa side because sa numero na side ng gulong, tingnan sa pangalawang gulong kung saan ang may diferensya. Tingnan natin. Idikit natin sa una. Tama yun sa una, nidikit na yung sa pangalawa. Kaya tingnan natin. Mayroong kunting gap, mayroong mga ilang centimeter. Kailangan i-adjust natin itong tie rod in ito. Huwagan natin na yung tie rod in, inner. Mayroon itong bolt. Huwagan natin ng bolt clockwise. Ikutin natin ng kunti. Para yung bolt para ma hindi maikot natin yung tire din ito tire din ito tang ikutin ng pa clockwise para hilain yan yung gulong paloob yung dito sa unahan palabas ya para magdikit yung gulong sa wire tire wire single wire. I-align natin. Kailangan pantay yun sa front side at back side. Other side. Align siya. Adjust natin hanggang lumikit. Tama ng dikit sa kabilang, magkabilang side. And tama lang yung distance niya. Magkapareho sila. Kung tingnan natin kung na pinaba. Okay, ay, meron pa. Adjustan pa natin. Meron pa. Kailangan pang i-adjust. Counterclockwise way para mahila yung sa first side na. Second side maglabas yung gulong. Madumikit. Ganda lang. Sinsa na kayo walang kamirman. Kita lang isa yung hawak ng kamera. Nag-a-adjust pa ako sa inner na tire din inner. Paikot ko ng counterclockwise para lumabas yung adjustment sa harap labas. Dumidikit na dumidikit na yung yung gulong sa tayo single wire dito sa Tagalog sinsya na inikot pa natin hanggang mag-align yung tie sa gulong manually adjustment ito para maka DIY tipid lang tayo masyadong mahal sa computerized alignment. Pitit tayo, diawayan muna tayo, diawayan lang tayo. Makikita natin na parang nalay na yung ano niya. Okay, napantay na yung alignment sa numero sa pangalawa. Wala nang gap. Alay na po sa style. Tama na po ang distance, first second. Kailangan ikita na natin yung yung nut sa tire din para hindi na malumuluwag. Tanggalin na natin ito at pa sa kabila naman tayo. Sa kabila natin i-align na naman. Tingnan natin ang yung nabila kung tama ba yung posisyon niya. Iba na move yung nabila. Dito naman tayo sa kabila, sa right side.
Ito, nakalala itong hot cup cup para hindi ma stop yung pag-alayan natin dahil bumangga ito sa Thai. Ito sa rare na gulong tayo. Ilagay natin yung rope. Single wire. Tali natin dito. Dahil mag-isa lang tayo, itali na lang natin dahil wala tong natang kasamang maghawak sa kabila. Tungo tayo sa front wheel. Tingnan natin ang alignment ng camper. Ito yung sa primero sa inyan may medyo maluwag. Dikit ito sa harapang baso ng front wheel sa huling portion side sa front wheel. Parang maluwag. Tignan natin na kalayan natin. Kadikit yung sarap ng panter sa rubber niya. Dikit siya sa front. Ito sa rear side niya sa front. May gap. Kailangan i-adjust natin. Ano po natin sa disenbe na natin ang ano tawag nito inertia rod. Huwagan natin yung bolt at saka ang ikot ay clockwise na naman para maglabas yung ano sa kabila sa left side. Ang ikot doon counter, dito clockwise para maglabas yung magpasok naman yung ano sa wheel dahil ang direction nito palabas, pasok natin hanggang maano yung lock gap sa single wire. Natali natin para malayan. Adjustin lang natin yung tie rod inner counterclockwise para magdikit yung ano sa first edge ng gulong. Hanggang ma-adjust na natin ito. Tingnan natin dumikit sa harapan sa dulo. Okay na, nadikit na siya. Adjust na natin. Tama na, na wala nang gap sa side by side. Okay na yun. Kailangan higpitan na natin yung ano sa loob sa tie-rod in outer o inner bolt. Kailangan din ito maja. Ano. Hindi maklaro, walang kamera. Hindi. Walang ilaw. Nakikita. Pero memorize ko ngayon. In-adjust ko na lang. Adjust ko lang, memorize ko lang yan. Hanggang maano yung adjustment at saka nikpitan. Tapos na yung alignment sa harap. Tanggalin muna natin yung ano yung tali. Punta naman tayo sa kabila kung baka nag-move pag adjust natin. Ulitin naman natin. Try natin ano yung left side na naman. Balik muna tayo sa left side. Tingnan natin kung baka na-move yun pag adjust natin. Dahil hindi yun na ano. Pwede yung mo-move yun sa pag adjust natin sana. Ito. Dito na sa left side again. Tingnan natin ulit. Kung ma-move ba siya. Pag merong gap, i-align mo ng lubila ulit. Adjust mo lang. Hanggang magkabilaan, okay na ang alignment. Tingnan mo magkabilaan niya, na-align yung manubilan niya. Kailangan alignment, align niyo. Hindi naka ano, tagilid yung manubila. Pantay siya.
Yun lang ang pag-align mga kapuis. Para walang gastos. Best grip lang at saka adjustable na maliit na adjustable. Alak yung sa ano. Ang gamit natin. Kailangan hindi natin ihang yung gulong dahil pag inihang yun, pag down ito, mag-move na yung ano niya. Tira din. Ma-disalign na naman. Kailangan naka-down yung ano, yung sasakyan. Hindi yung nakahangir yung gulong. Kaya pag down ito, mag-iba naman yung direction sa gulong pag nagka-down, iba. Matulak yung ano niya, tira din niya. Kaya yung spring bumaba. Tumaas yung ano. Tira din, magtulak yun. Hindi na malayan yun pag kailangan makababa. Makababa siya para hindi na kailangan tama yung ano. Ito, tama na yung ano ng nabila niya. Align po siya. Yun lang po daw ang ano. Ito mga KB, mga guys, kapuis, ito yung ginawa natin kanina. Ito ang tie rod in, outer, hanggang dito. Tie rod in, inner, hanggang dito. Meron itong connection dito. Yung magana na siya, ito. Ganan siya. Adjustment sa spring man dito. Adjustment yung gulong dito. Ito permanent na ito. Ito meron tong bolt. Luwagan natin para ma-adjust itong meron tong groove dito. Adjust siya. Ma-click siya. Umtaas. Pag ma-click siya, lalabas yung gulong. Counterclassmate mo, mapasok naman. Depende yung sa position. At the same ito at meron itong guide dito. Hindi ito circle. Meron itong square ito. Dito ka mag ano ng adjustable. Maliit na adjustable dito. Putin mo ito para counter para yung gulong mag-in or out. Tapos malayan niyo sa ano niya, wire guide niya, ipitam itong nut nito para ma-fix na hindi siya maluwag. Pa-review pa lang natin ginawa natin kanina. Ito ano, gulong sa front. Left. Right. Front na front. Rear. 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 Right. Itong ano natin. Yung tali rear tire tali ito ganun. Maybe sa merong gap ito sa next dito ganaman. Ito may gap dun ganun. Ito may gap, ito yung adjustment dito, tie rod in, bolt, tie rod in, tie rod in, bolt, tie rod in, out. Ginawa ko natin kanina ito, mayroong ano, pag sukat natin sa single wire natin na tie, meron itong gap dito, kunti lang. Adjustin natin. Ang ginawa natin, ito ang nabila. Align natin dito sa
Antay yung nabilan niya. Hindi nakaganon. Dapat pantay ito, ganon. Ito, pantay, pantay. Katapos, tingnan nito, i-adjust natin dito. Luwagan natin may bolt dito. Merong bolt dito. Okay, itong groove. Meron itong flat na area dito. Tapos luwagan. Para dito, malay nito, higpitan natin dito ang ikot natin dito counterclockwise. Tapos counter ito hanggang madikit ito. Malay nito, wala nang gap. Tapos nang okay na ito, tingnan nyo yung nobila kung di ba na disalign. Pag disalign, ipantay mo ulit dito, pantay mo ulit. Tingnan mo na ito, adjust mo na. Pag na-align na ito, align na itong nobila, higitan mo itong bolt, tapos punta ka naman sa kabila. Talin mo dito, align mo ito. Oh, kanina, mayroong gap dito. Mayroong gap dito kanina. Ang ginawa mo natin, niluwagan natin. Luwagan natin yung bolt na naman. Dahil ito ay kailangan ipalabas ito na area, labas. Ang ginagawa natin, counter din, counter clockwise ang ikot dito. Gamit tayo ng adjustable. Kung walang adjustable, yung vice grip. Meron may itong ano, flat area para sa adjustable. Meron itong circle, may itong iba. Pwede yun, adjust. Adjustable lang gamit. Counter din para pag counter, magtulak yun dito. Tulak hanggang ma-fix yun. Pag ma-fix na yun, higpitan mo yung bolt. Punta ka sa bila. Tingnan mo yung nabila agad kung pantay ba siya. And then, tingnan mo, isukat mo ulit ito kung pantay pa din. Kailangan pantay pa din ito. Pag hindi pantay, nakalabas dito or dahil mag-move din ito pag sa kabila, mag-move din ito. Pantay mo yung nabila, i-adjust mo yung nabila at adjust mo dito. Hanggang punta ng kabila, hanggang maalan na ito, maalan yung sa kabila. Paikot, babali-bali ka lang kayo. Punta ka dito, sige ito. Pag maalan itong dalawa, talan itong dalawa, okay na, check na yun. Okay na yung ano, pantay dito, pantay dito, pantay sa nabila. Yun ang tamang align. Tsaka pag mag-align kayo, dapat walang jack, hindi nakahangir yung kabila. Pag may jack dito, ganun ang ano ng pera din, magano mag ano yun, magbint. Pag magbinto, hilahin niya ito, ito malabas itong sa front. Hindi ka makaka-align ng sakto, kailangan nakadrop ito, nakadrop yung dalawang gulong para pantay siya. Pantay na yung alignment. Pag-adjust mo dito sa ano, ay kailangan memorize mo yung pag-adjust. Kaya dali walang jack. Higa ka talaga. Mayroon kang underground dito, underground na tunnel. Okay lang. Pag-adjust. So, yan lang po ang ano. Karanasan natin. Kung sample, yung front wheel mo ay nakalabas. Ganun. Hanggang dito na lang po tayo. Pasensya na sa Tagalog. Minsan din hindi yan. At saka yung alaman nito, pasensya na rin kung mayroon kang mayroon. Ito guide lang po natin sa experience natin sa ating ano. Tisay ng problem na itong sinasabi ko dito. Ito ay para makatipid lang.
kung meron kayong pira, doon kayo na sa ano, kasa or mga shop. Kung wala kayong panahon sa pag DIY, kung kailangan mong matuto, mag DIY kayo, magkatibin ng kunti. Dahil pag sa ano, sa shop, kailangan mo ng budget. Ito ang ginagawa lang ko, pa pinag-aralan mo ng buti para makatipid ng konti. Maraming salamat, o kung nakatulong ito, paki-subscribe mo lang po para ginahan pa tayo maggawa ng video dahil konti pa lang sa subscriber natin. Malayo pang malayo. O maraming salamat. Hanggang dito na lang po.